Hi guys, this is Benji Palaroa Jr., your trusted licensed real estate broker, and magandang araw sa inyong lahat. And this is a new vlog for today video regarding about penalty at interest sa pagbili ng property. So, alam ko nakabili na kayo ng property, dapat malaman nyo ito. Dahil kailangan nyo talagang malaman ito. Honestly, para rin sa inyong itong video na ito. So, before I give this information, please subscribe to my channel and press the bell button para magkaroon kayo ng updates sa aking mga videos, real estate tips, vlogs, and house tours, guys. So, tara na at alamin natin tong mga information na ito. Sa pagbili ng real estate property, alam natin nagbabayad tayo monthly. And sinabi ko sa inyo ano yung proseso ng pagbabayad ng down payment, reservation, at iba pang proseso. Eh, paano kung nakalimutan yung bayaran yung last month yung pagbayad sa down payment? Diba? Ano yung repercussions nito? Diba? Doon papasok yung penalty at interest na tinatawag natin sa real estate property. Guys, focus muna tayo sa penalty and interest sa down payment. Kasi iba yung penalty at interest ng banko. Ibang ratio. Depende pa yun sa banko na pipiliin nyo. Okay? Kasi kayo mamili ng banko, kung bank ang pinili yung financing, iba yung rate nila, iba rin ang rate nila kung pag-ibig. Okay guys, so focus muna tayo sa down payment. Okay? So, maraming kinds of computation, di ba? Merong kung RFO, 6 months to pay na lang yung ready for occupancy, takta yun yun, di ba? RFO, 6 months to pay na lang yung down payment. Or kung pre-selling is around 20 months or 18 months ang kanyang payment term na tinatawag. So, syempre, minsan busy tayo or hindi natin na-set up or nakaligtaan natin yung pagbabayad. So, ano yung mangyayari dun sa next na bayad mo? O kung na-late ka. Yeah. So, ipapakita ko sa inyo paano i-computing yung penalty to interest. Okay? Ngayon, ipapakita natin yung computation ng penalty and interest. So, we have two example dito. So, one is yung na-late lang yung kliyente ng 25 days at na-late yung kliyente ng 40 days, which is sample number 2. So, first, we go to the sample number 1. So, pinakita dito sa taas natin na may delay by day, which is 0.1% per day, at yung delay by month, per month. So, 5% sabihin natin. 5% yung delay niya. Ang papataw doon sa down payment or sa monthly payment nyo. So, example, kung remember guys, nag-reserve kayo ng property, di ba? So, may reservation, mag-umpisa na yung payment yung down payment. First down payment, second down payment, third down payment, up to the fifth, up to the, sabi natin, 18 months siya. Tapos nakalimutan mo, on the 15th month, nakalimutan mong bayaran yung ika-15th month na down payment mo. So, na-late ka ng 25 days. So, bago ganito. Ang due date ay August 15, 2021. Tapos yung actual payment naman nyo is September 10, 2021. So, yung delay of days ay 25 days. Yung computation natin. So, i-compute ng admin, ng developer, yung interest per day. Dahil kasi nga, wala pa yung delay per month. Dahil kasi nga, ang 1 month natin dapat 30 days. Eh, hindi naman pumasok ng 1 month yung ating delay. So, hindi ka ma-penalty by months. Okay, remember that guys. Per day ka lang na interest. So, ito yung computation niya. Is 15,000 times
0.001, which is kinumbert natin yung 0.1%, and times the days, 25 days. So, naging 375. So, ang babayaran lang yun, 15,000 plus the 375. So, ang total nyo yun is 15,375. Yun lang yung babayaran nyo. Dahil kasi, nga, hindi kayo na penalty per month. Okay? How about kung nalita ko ng 1 month? Tapos, may nalita ko ng couple of days. So, iba naman yung scenario na ito. Ito yung scenario. So, example, ang monthly due nyo is 15,000. At ang due date nyo is August 15, 2021. At yung actual payment nyo is September 2021. So, ang number of days yung delay ay 40 days. So, ito yung computation ng interest. So, punta man tayo by days. So, 15,000 times the 0.1% times the 40 days. Dahil siya nga, 40 days yung na-late kayo. So, kinumbit natin yan, maging 600 siya, 600 pesos. Yan yung babayaran nyo dun sa interest. How about the penalties? Ito na yung ating computation, 15,000 times 5%. So, maging 750 plus the 15,000. So, ang total ng penalty or yung total yung babayaran is 16,300. Medyo mabigat konti, di ba? Yun ang pagkakaiba ng dalawang computation na ito. Paano i-compute yung interest sa penalty? Okay, may tanong kayo. Paano yan? Paano naman malalaman yung percentage ng penalty at saka interest? Magandang tanong yan. So, depende ito sa policy ng developer. How about the computation? Depende rin po sa policy ng developer. Kaya dapat, kung andun kayo sa admin at mag-reserve na kayo ng property o mayroon na kayo na gustong na real estate property na para sa inyo, itanong nyo na lahat yung dapat malaman about the penalties, policies, yan, yung interest, kung may, nakalimutan ko yung isang payment na ito, how much yung computation ito, how much yung percentage, para alam nyo na ang gagawin nyo, magkakaroon na kayo ng fixed plan, paano bayaran yung property ninyo na gusto ninyo, which is your dream home, di ba? So, this is an example lang na binigay ng one of our developers na handle ko. So, ganito yung kanilang computation. So, depende pa rin sa computation, guys, ha? Hindi to standard. Kasi minsan yung iba, kung nanonood sila sa ibang YouTube, eh, ito na yung computation. It depends pa rin sa policy ng developer. Guys, always be responsible to pay your down payment. Kaya napaka-laking repercussion, 'di ba? Ang laki yung babayaran niyo, syempre, 1,300 kung dito sa ating computation, but in reality, I have clients na pe-penalty ng more than that, 'di ba? So you have to be updated. Dapat alam niyo yung policy and dapat meron na kayong plano paano bayaran yung property. Sana may natutunan kayo dito sa aking video at huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa aking channel. I-press ang bell button para magkaroon kayo ng updates, mga real estate tips ko, vlogs, and house tours. So, I'll end this video, guys, and thank you very much and have a great day and see you to the next video. Bye for now! Thank you so much for watching. See you again on my next video.